Nagabisyo ng pag-asa na mas titindi pa ang epekto ng El Niño sa mga susunod na buwan. Magtatag-init na rin kaya sa Ilog Pasig may mga kabataang nagtatampisaw na kahit bawal at delikado. Yan ang tinutukan ni JP Soriano. Halos buong maghapong tirik ang araw sa malaking bahagi ng Metro Manila. Masakit sa balat, saka nakakahilo rin. Ang mga ganitong kaso, posible raw mauwi sa heat stroke ayon sa Health Department. Kaya dapat sumilong kapag sobrang tindi ng init at dagdagan ang water intake o yung iniinom na tubig. Kung kailan, hindi na po pinagpapawisan ang isang taong baka mauwi sa heat stroke. Bigla na lang po yan magaganap at biglang matutumba na lang. Ang ilang kabataan naman sa Maynila nagtampisaw sa Ilog Pasig para mapawi ang init. Mistulang resort ang bahagi ng ilog sa ilalim ng tulay at linya ng LRT sa Quiapo. May ilang nakahanap ng lubid para makapitan habang nagtatampisaw. Ang ilan naman tila nag-sunbathing pa pagkaahon. May mga magulang namang nakabantay sa kanilang mga anak. Sabi ng ilang residente, dahil sa init, kaya napapadalas daw ngayon ang pagligo ng mga kabataan sa ilog. Pero ipinaalala namin sa kanila ang babala noon pa ng Department of Health at Philippine Coast Guard na delikado at bawal ang paglangoy sa Ilog Pasig dahil kontaminado ang tubig at may mga dati nang nalunod dito, pati na sa Manila Bay. Sanay na po sila dyan sa ilog. Kabisado na po nila to. Pinagbabawalan po eh, kaso nga matigas ang ulo niyan. Kaya pinapabayaan na lang po namin. Nagpaalala rin ang Task Force El Niño na mag-ingat sa paliligo sa mga ilog at dagat. Hindi raw dahil El Niño at napakainit ay hindi magbabago ang current o agos ng tubig. Pwede raw itong maging kabaliktaran sa ilang pagkakataon. Hindi ibig sabihin na pag El Niño, walang ulan. No? Kung may ulan, sabi nga ng mga kaibigan natin sa pag-asa, mas extreme yung thunderstorm, saka mas malakas yung pag-ulan. So, dapat iba yung pag-iingat pa rin. Ayon sa pag-asa, inaasahang titindi pa sa mga susunod na buwan ang El Niño. Kaya ang pamahalaan gumawa na ng whole of government approach para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kabilang dito ang pagtitiyak na may maayos sa supply ng tubig sa mga dam at reservoir at pagkakalat ng water tankers sa iba't ibang bahagi ng bansa. So very important na may backup for in case ihinto ang water, manipis ang power supply, may backup so services will not stop just because of El Niño power tightness and water shortages. Magkakaroon din ng cloud seeding operation para magpaulan sa mga palayan. Ayon sa Department of Agriculture, pinaka-apektado sa ngayon sa kakapusan ng ulan dahil sa El Niño ang mga probinsya ng Iloilo at Mindoro kung saan ekta-ektaryang lupain na ang natuyot. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.